Natutuwa ako sa mga bagong senador natin. Damang-dama mo yung nag-aalab nilang damdamin kapag nalalagay sa kapahamakan ang kapwa nating maliliit. Yan ang mensahe ng mga netizens kay Senator Rapi Tulfo at Robin Padilla sa pamamagitan ninyo na may malasakit sa ating mga kababayang OFW. Magkakaroon na ng boses o lingap sa ating inang bayan. Walang ibang tutulong kundi tayong nandito sa Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat na magigiting na senators. Buti na lang talaga ibinoto natin sila. Hindi tayo nagkamali, mga kababayan. Secretary Tuts, yung sinasabi ni Senator Bato de la Rosa is referring to the counterpart. Yung mga counterpart doon sa Saudi, yun yung pag-aari kadalasan ng mga taga-embahada natin, yung mga taga-dating polo. Nangyayari po talaga yan, and I have so many experience pertaining to that. So sana po talaga matigil na yan. Go ahead, Senator Robin Hood Padilla. Hindi ko lang po talaga, Chairman, mapalagpas yung ambassador eh. Kasi masyadong ano yun eh, nag-make, you have an oath na proteksyonan mo ang Pilipinas at ang mga tao nito. Yun, sa harapan ng Diyos, sa harapan ng konstitusyon. Tapos gagawa siya ng ganun. Sa akin po, wala akong ano, kahit 10 taon, 20 taon, nasan na po yung ambassador na yan? Kasi hindi po pwede yun. Kasi masyadong, hindi po talaga ako makapahayag. Pasensya na po kayo. Pwede po bang malaman kung nasaan yung ambassador na yan? Actually, hindi ko na po alam kung nasaan siya kasi matagal na rin po siya nagretiro sa service. Ang alam ko lang po, yung lagi kami in touch nung OFW na nagsampa ng kaso, na ngayon ay nasa Hong Kong po at maganda naman po ang kanyang relationship sa kanyang amo. Mr. Chairman, go ahead, Senator. Mahal na taga-pangulo, nasa inyo na pong mga kamay yung mga ganitong mangyayari. Sana po magkaroon po tayo talaga ng ipin sa mga ganitong pangyayari dahil ang hirap pong tanggapin talaga. Nahihirapan po akong tanggapin dahil ambassador ka, ikaw ang tatay doon sa lugar na yon. Tapos ikaw ang unang-una, nasa shelter pa po yung tao. Abi, mapagumura po ako, patawarin niyo po ako. Okay. Senator Tuts, buhay pa ba ambassador? Patay na. Buhay pa po, sir, sa pagkaalam ko. Just give me the order, boss! Ipagdasal na lang natin. Sir, I can provide the committee po with the case, okay. The decision po from the Office of the President. Okay. Kung meron pa pong kaso, kung buhay pa po yung kaso, baka po pwedeng habulin pa po natin. Let's see, kung pasok pa yung sa statute of limitation, di pa, why not? Sige, that's a good point raised by Senator Robin Hood Padilla. Sige po, buhayin po natin yan. Now being the chairman of migrant workers, sige po, it doesn't only mean from now and then moving forward, yung maging scope ng aking responsibilities, pati moving on backwards up to 1,000 years, okay? So tulad nitong kaso ito, good case na pwede natin umpisahan yung mga nang appeal sa mga OFWs natin several years ago, habulin pa rin po natin. Thank you for raising that issue, Senator Robin Padilla. Thank you po, sir, and thank you po, Senator. And we hope po you can review the anti-sexual harassment law po para lahat po ng diplomats, lahat ng overseas personnel, ultimong yung driver, mapapanagot po natin regardless kung saan nangyari yung sexual harassment o yung molestation o yung acts of sexual violence. Basta po, Filipino na personnel ng gobyerno natin abroad, dapat po covered ng batas. Tama po, Chairman. Doble po ang kasalanan po noon. Siguro po, pwede na po natin yan bitayin. Strike that of record. Listen natin yan. Sir, ituloy ka na po. Secretariat, alisin yung bitay natin yun, ha? Alisin natin. Okay. Go ahead, Secretary Opley. Ma'am. Yes, sir. Nais din namin paigtingin po yung anti-illegal recruitment and anti-human trafficking.
campaign po namin, ang napansin po namin ay napakaliit lang po nung conviction rate natin pagdating po sa illegal recruitment. Noon pong 2021, lima lang po ang na-convict sa ating mga korte. Noong 2020, sampu lang po. Noong 2019, dalawang convictions lang po. Kaya gusto po namin mas maigting yung kampanya, lalo na ngayon. Karamihan po ng illegal recruitment ngayon ay via Facebook na. Kaya pag nagko-comment, comment, ang daming nahihingan ng pera, tinatakbo yung pera, yung iba naman napapahamak. Yung isa po namin napapansin, yung illegal recruitment ay nasa pangalawang bansa na. So may mga kaso kami na nasa Hong Kong, na-recruit illegally, na napadpad ng Russia. Karamihan naman po, Dubai, napupuntang Lebanon, Syria, at iba pa pong mga bansa. Okay, makasingit ulit, yes, Secretary. Kasi sinasabi na pupunta sa ibang bansa. Yung pagbebenta po sa mga OFWs, gusto ko po matutukan niyo po yan, ma-monitor niyo. Kasi I've received so many complaints in the past na kung saan yung OFWs after na matapos na yung kanyang contract. And masama pa niyan, hindi pa siya nasweldohan. Ibinebenta po siya ng kanyang amo sa kakilala, sa kapitbahay o kamag-anak. And then we lost track of the OFWs. We don't know where she is. And yung pala, doon lang siya 2 blocks away at nagtatrabaho doon sa ibang tao na libre at hindi napapasweldohan. So therefore, she is prone to abuse because hindi natin natatrack down yung kanilang whereabouts. That's why I've been saying this all along. We should have a monitoring system. From the day na dumating OFW sa deployment, agad-agad merong monitoring system in place na regularly they are being monitored. Tinitingnan yung kanilang kalagayan, kumusta na, ano bang nangyari sa iyo on a regular basis. Agree po kami dyan, Mr. Chair, at yan po ay talagang nasa agenda rin po namin yung pagmo-monitor sa ating OFWs. Tama po kayo, nabibenta-benta po sila. Yung iba ay may trauma pa, pinapalipat pa sa ibang employers po. Talagang nangyayari po yan, sir. And Mayor, also, dapat po i-monitor din po yung bahay na pupunta ng OFW. I'll give you an example. 3 floors yung building na pagpupunta ng ating OFWs. 3 floor, 5 families. Isa lang po yung OFWs. OFW natin na nag-work. So how can she have? So that means she has to work triple time. She gets up 4 o'clock in the morning hanggang 12 o'clock in the midnight. Wala na pong trabaho. Wala na po siyang time na makapagpahinga. So another monitoring system is titingnan po physical. Titingnan po yung bahay na pupunta natin ng OFW. Okay ba? Maganda ba yung kanyang tulugan? Maganda ba kanyang tirahan? Saan ba siya matutulog? Ano yung itsura ng kanyang kwarto? So kasi sa ngayon, wala po eh. Basta pinadala na lang dyan yung OFW natin sa bahay, bahala na, hindi titingnan sino bang mga nakatira sa bahay na yan. Ano yung itsura ng kwarto ng OFWs natin? Kung meron bang kama, may unan, etc. Tama po yan, Mr. Chair. At yung iba nga po ay sa totoo lang, hindi na rin po namomonitor ng sariling mga recruitment agencies nila. And although dapat po may full disclosure kung may aalagaan ba na bata, may aalagaan ba na matanda, hindi naman po din nasusunod yan, hindi po nai-inform yung ating OFWs. So marami po talaga, sir, kailangan mabago sa ating sistema, sir. If I may add, Ma'am Secretary, yes, you're right. Thank you for raising that. The OFW, prior to her deployment, she was in train to take care of PWDs. Dating doon, maabuta niya, meron palang isa o dalawang PWDs that she has to take care of. Elderly PWDs, sa kabata. Now, because wala siyang experience doon, doon siya nabubog ng kanyang amo. Kasi nakikita ng amo na tatanga-tanga ka pala, hindi mo pala alam yung trabaho mo, nasasaktan siya. Where in fact, hindi naman kasama sa kanyang training. So that's, again, we go back to monitoring. Dapat mayroong physical monitoring gagawin yung ating mga taga-DMW this time to make sure na kung ano nakalagay sa kontrata, yun po talaga. And then maganda yung magiging tulugan ng ating OFW. Yes, sir. Isa pa po namin problema, I'm sure alam nyo rin po ito,
yung mga ahente po, karamihan po na nagde-deploy ng domestic workers, lalo na sa Middle East, yung marketing po nila ay ginagawa nila na commission basis. May umiikot sa mga probinsya, nagdadala sa kanila ng mga domestic workers na pwedeng i-deploy, and then binibigyan po nila ng commission yung ahente. Kaya yung pamilya, ang kilala, yung ahente, hindi yung recruitment agency. Pero pag nagka-problema po yung worker, ang unang nawawala, yung ahente. Kasi hindi naman siya empleyado, nangungumisyon lang po siya. So isa po yun sa dapat din po mabasag na practice sa ngayon. Sir, with your permission po, konting slides na lang po. Yung OFW hospital po natin sa Mabalacat, Pampanga. Ito po ay napakagandang gusali po. Sir, siguro po napuntahan nyo na yung lupa po ay donated ng Pampanga Provincial Government. Yung pangtayo po ng gusali ay galing sa Bloomberry Foundation. At sa pamamagitan po ng budget ng DOLE ay umpisa na po yung ospital. In fact, secondary hospital po siya. Non-surgery muna yung mga pasyente na tatanggapin ngayong buwan ng Setyembre. Pero kahit po hindi pa siya fully operational, 2,721 na po ang napagamot ng OFW hospital natin. Kakailanganin lang po sana namin ng konting tulong. Meron na pong house bill na na-file si dating Pangulo at ngayon ay Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo para po ma-institutionalize itong OFW hospital. Sana po meron din pong counterpart dito po sa Senado, sir, para po magka-budget naman yung ating OFW hospital. May litrato po tayo ng ospital. Sa slide. Yan po yung third and fourth floors po ay bakante pa, empty pa kasi kailangan pa po ng pondo, sir. Okay. Sir, sa Mabalacat, Pampanga po. Pampanga. Opo. Okay. And may mga nagpupunta na po doon, bit-bit na yung kanilang mga bagahe at gusto nang magpa-admit kaso hindi pa po siya, kulang pa po sa equipment, sir. Okay, we also like to recognize the virtual presence of Majority Leader Senator Joel Villanueva and Senator Nancy Binay. Okay, go ahead, Madam Secretary. Yes, sir. So, infirmary pa lang po siya, pero may capacity po siya na 100 beds. And sa ngayon po, ngayong Setyembre, tatanggap na po siya ng mga non-surgical na patients. Katulad po ng mga anak ng OFWs na may dengue, yung may mga diabetes, at hypertension. Next. Ito sir, yung nakikita namin mga positibo na bagong markets po natin. Actually, excited po kami kasi yung Portugal, nakikita po namin yung mga markets na to na maganda alternatibo sa Middle East. Yung Portugal po, naghahanap ng tourism workers at sila po ay walang kota na hinihingi. Open po sila at gusto po nilang makipag bilateral labor agreement sa atin. Yung Austria naman po ay emerging market po sa caregivers natin, pati po sa domestic workers at healthcare workers. Opo, Hungary po, naghahanap din po ng skilled workers. Yung Croatia din po, IT, healthcare workers, factory workers, and domestic workers. Romania din po, hospitality workers, welders, at iba pang skilled workers. Yun po yung nakikita namin and nagre-reach out po sa Pilipinas para sa bilateral labor talks po. Okay. Senator Bongo would like to say something. Salamat po, Mr. Chair. Short manifestation lang po at nabanggit niyo po yung OFW hospital. Isa po ito sa pinuntahan ni dating Pangulong Duterte at pinangako niya sa ating mga OFWs at yung hospital.
soon at magkakaroon po tayo ng malasakit center din po doon sa hospital na yon para hindi na kailangan lumabas pa yung mga OFWs natin para humingi ng tulong. One-stop shop na lang po. Anyway, my dear colleagues and all the resource persons present today, good day to all of you. Allow me to deliver a short manifestation. Masaya po ako dahil na isa katuparan na po itong Department of Migrant Workers at Secretary of Place tailored fit dyan sa trabaho na yan. And of course, dito pa sila Administrator Ignacio, of course, si the seasoned Yusek Hans Kakdak. Alam kong nasa mabuting kamay po yung departamento. Talaga nabuo po, nakumpleto. I would like to manifest my profound support for this to this newly created Committee on Migrant Workers. As an advocate of the welfare of our OFWs, ako po ay lubos na nagagalak dahil mayroon na tayong committee dito sa Senado headed by our chairman na talagang mahal po ang ating mga OFWs na direktang tutugon sa ating mga hinaing at pangangailangan ng ating mga OFWs. I also commend my fellow senators dito, si Senator Robin, Senator Bato. Ramdam po namin dahil tuwing pupunta kami sa ibang bansa, sangkatutak po na mga hinaing reklamo ang naririnig po namin. And finally, masaya kami na dahil meron na tayong sariling departamento. Noon po, humihingi sila ng tulong sa radyo, sa television, even sa Facebook para humingi ng hustisya sa pang-aapi po sa kanila. Ngayon po, meron ng isang departamentong nakatutok talaga. At sa tulong ng ating mga kasamahan sa Senado, ay naitatag po natin ang Department of Migrant Workers. Una po, medyo kukonti lang po ang may gusto dahil nga po sa right sizing. Pero sabi ko nga, isipin nyo, more than 11 million migrant workers or overseas Filipinos nasa ibang bansa. Tinuturing po natin silang mga modern day heroes. So panahon na talaga na magkaroon sila ng sariling departamento. At finally, yan naman po ang pinangako ni Pangulong Duterte noon na bigyan sila ng sariling departamento. Isipin mo, 10% ng buong populasyon ng sa Pilipinas, wala silang sariling departamento. Masaya po ako at bilang isa sa mga may akda ng batas na ito, ako'y patuloy na susuporta sa hangaring masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng bawat manggagawang Pilipino sa labas ng ating bansa. Isa lang po ang aking pakiusap at paalala, unahin po natin ang kapakanan ng ating mga OFWs dahil para po sa kanila ang departamentong ito. Paigtingin po natin ang mga mekanismo ng kagawarang ito sa pagsugpo sa mga kaso ng pang-abuso at pagmaltrato sa ating mga OFWs. At napag-usapan po kanina, former President has approved the dismissal from service of yung pinag-usapang ambassador po kanina for the maltreatment of a Filipino helper under her care. The decision includes forfeiture of retirement benefits and disqualification from holding public office. Tatanong ko lang po mamaya, kasi na napirmahan po itong batas na ito, itong departamento, patapos na po yung termino ni Pangulong Duterte. At isa sa naging problema, yung IRR ng departamento at paano naging fully implement. Wala na ho bang naging problema ngayon? Maayos na ho ba? Wala na ho ba kayong problema sa budget at sa personnel? Kung medyo nagkagulo pa yun bago natapos yung ayoko ng pakalanan pero medyo magulo. Alam ni Senator Bato ngayon na nakikita ko po talagang magagaling na tao po ang nandiyan. Si Arnel Ignacio, Yusek Aliones, of course, Secretary Tutso Ople, seasoned at sabi ko nga tailored fit for the job. And of course, Yusek Kakdak, nakita ko sila, Yusek Bernard Olalia, lahat kayo nandiyan sa departamento. Tamang-tama talaga kayo dyan.
At na mabanggit ko na lang po, Mr. Chairman, nung hindi ka pa po senador, nagtutulungan po kami ni Senator Raffy Tulfo sa mga reklamo po ng pang-aabuso ng sa ating mga OFWs. Kinukundina ko po ang violence against our OFWs. Mr. Chair, kamakailan lamang ay may mga natulungan tayong OFWs. Ilan sa mga ito ay sina, babanggitin ko na lang po, sa nakarang anim na taon, si Mr. Malik Darimbang, an overseas Filipino worker who was stuck in Saudi Arabia for 6 years due to a legal battle. Natulungan po natin siyang makauwi at makabalik sa kanyang pamilya dito sa Pilipinas. At yung mga natulungan namin ni Senator Raffy, mga masahista po na sexually abused at biktima po ng human trafficking. Nakipag-ugnayan po ako sa tanggapan ni Senator Raffy Tulfo in action sa amin noon kung saan unang lumapit. Ito po yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa na hinihingan po ng extra service. Ito po yung mahirap banggitin rito na talagang pang-abuso sa ating mga maliliit na mga kababayan. Kawawa po talaga sila. At finally, nakasuhan po yung mga illegal recruiters at nasentensyahan naman po sila. Sinuportahan po natin sila sa kanilang sa legal na laban kontra dun sa kanilang mga recruiters. At ito naman po si Ms. Rose Policarpio na acquit siya sa kasong pagpatay sa kanyang employer sa Saudi Arabia matapos mapatunayan kung sino ang totoong pumatay rito. Natulungan rin po natin sila pagbalik rito na nakapagtrabaho sa National Tobacco Administration. I also extended my help to Mr. Aljan Andrade, an overseas Filipino worker who was undergoing therapy after falling into a coma for 6 months. At isa pa po sa nakikita kong mga problema, Secretary, yung mga nagkakakaso po sa ibang bansa na kung may budget ba yung ating gobyerno, yung blood money, yun ang isa sa naging problema. Meron po akong natulungan, kaya lang po, hiningan ko ng tulong ito sa pribadong kakilala na may nagmagandang loob po na nagbayad sa kanyang blood money. Finally, nakauwi po siya rito. At meron din pong isa na sa Bahrain na sentensyahan po ng death penalty. At sinulatan ni Pangulong Duterte yung hari at na binaba naman po yung sentensya, naging life. Tapos sinulatan muli, finally na pardon po at nakauwi dito sa Pilipinas. Yung ngayon nandoon na po siya sa piling ng kanyang pamilya at nabigyan rin po ng trabaho. Isa lang po ito sa mga nabanggit kong natulungan natin. 99 OFWs in Fiji where beneficiaries were provided with vitamins. Ito po yung nakauwi, repatriation of 6 Filipino migrants who are victims of human trafficking in Syria through the support and assistance of former administration of President Duterte. Ito pong OFWs from Kuwait who were victimized by a Filipino illegal recruiter. Nakipag-ugnayan po kami sa tanggapan ni Raffy Tulfo in action. So ngayon, nandito na po siya sa Senado. Sa Raffy Tulfo in action pa rin tayo dito. Yeah, if I may add, yung sinasabi ni Senator Bongo, I really appreciate that kung ulit-ulit kitong pasasalamatan forever habang maaari. Kasi I remember Secretary Ople, meron isang illegal recruiter na isinusumbong sa akin. I think there was like 5 male OFWs natin na sexually abused. And so, walang nagagawang ating mga otoridad. Untouchable yung recruiter na yon because she was well connected. Malawak po yung kanyang connection. So sabi ko, paano ko masosolve tong kaso nito kung so sobrang lawak intensyo connection. So naisip ko agad at that time si Senator Bongo, siya po yung secretary ng Senator Bongo. What was your position back then? Special assistant to the president. And I went to Malacanang, I made an appointment with him, and inaccommodate niya agad ako. And then at that time when I talked to him, special assistant to the president, nandun si Senator
Alan Peter Cayetano, pinatawag niya kasi si Senator Cayetano was a DFA secretary at that time. So, of course, ang spearheaded by Secretary Bongo at that time, kasama si Secretary Cayetano, na ayos po yung problema. Again, thank you very much, Senator Bongo. Habang buhay, kami ay nagpapasalamat sa kanya. And salamat at ikaw ay isa sa mga member dito ng committee and he's the vice chairman at malaki magagawa ni Senator Bongo. And of course, the rest of my colleagues. Now, Mr. Chair, let me, sorry. Go ahead, Senator Bongo. Go continue, sorry. Ilan lang lamang po ito sa mga natulungan po natin. Kaya po, Mr. Chair, sa mga lalapit na budget hearing ng Senado, I expressing my support for an additional budget for the newly established Department of Overseas to expand and strengthen the services it offers to our OFWs. Kung ano po yung mga kailangan nyo, kami po ni Senator Bato, Senator Robin, ay of course our chairman na tumulong po sa inyo para mabuo, makumpleto. Dahil bago po itong departamentong ito. Alam kong mahirap. Mahirap yung maraming mga pagkukulang, lalo na po attached agencies, paano yung pagbuo ng budget. Naintindihan ko yung problema ninyo dahil nung mga unang buwan nga naging problema po ng previous administration yung pagbuo at maraming mga resistance pa po. Anyway, para naman po ito sa ating mga migrant workers, OFWs, mahirap po mawalay sa sariling tahanan para lang po buhayin ang pamilya at masiguro ang magandang kinabukasan. Alam kong mas nanaisin nilang magtrabaho dito sa ating bansa kaysa mapalayo. Hindi po nababayaran ang lungkot na mapalayo sa pamilya. So alagaan po natin sila. Ayoko pong may makitang mga Pilipan. Ayoko po talagang may nakikitang Pilipino sa ibang bansa na naluloko, naabuso at naagrabyado. Lalong-lalo na po yung mga mahirap nating mga kababayan na nagtatrabaho po sa abroad para lang po may mapadala sa kanilang pamilya. Para naman po sa mga OFWs, bukas po ang aking tanggapan sa inyo. Katulad po ng dati at ipaglalaban po namin kayo. Salamat po, Mr. Chair, Senator Bato. Salamat po. Thank you for that good manifestation from the good Senator from Davao, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa. Thank you, Mr. Chair. May dagdag ko lang yung pagmamahal ni Senator Bongo sa OFWs. Nanood ba kayo nung kwan? Yung Gilas, Pilipinas, kung paano tinalo yung Saudi Arabia? Hindi naman natin nila lahat, no? Pero yun, every time makasyat si Jordan Clarkson o si Kai Soto, talon kami ng talon. Sabi na, para yun sa mga OFW na sinalbahe ng mga Arabo na employer. Hindi naman lahat salbahe, di ba? Mas marami ang matino na Arab employers. Pero meron lang konti dyan na napakasalbahe. Kaya doon kami tuntua. Sige, dakdakan nyo ba ng gusto ng malaking puntos para makabawi yung mga OFW natin na sinalbahe ng mga hindi magagaling na hindi mababait na mga employers. So, yun lang. Basta tontuwa kami noon nung nanalo. Pero kung ibang kalaban noon, hindi kami masyado masaya. Pero yung doon sa lugar na marami tayo mga OFW na pinawawa, kaya tontuwa kami, talon kami ng talon. Hindi tayo makasyat yung ating mga Gilas players. Yun lang, Mr. Chair. At dagdag ko lang ha, ba, yung ma'am, yung kids program ninyo, ma'am. This, napakaganda po nito. Yung alagaan yung mga anak ng OFW na naiwan dito. Sana ma'am, may dagdag rin ninyo. Kudit kayo ng konti sa PDEA. Meron din sila programa para dito. Kasi yung palaging reklamo ng mga OFW, sir, yung mga anak namin dito naiwan sa Pilipinas, sir, mga addict na sir eh. Kaya hindi namin nasikaso dahil nasa abroad kami. Baka tulungan nyo kami yan, sir. So ito na yung magandang avenue of approach natin, yung kids program ninyo. Kudit kayo sa PDEA. Para dagdagan ng konting anti-drug awareness program sa mga bata para malayo sila sa drugs. Salamat naman. Maganda pong programa niyo. Thank you. Thank you, Senator Bato de la Rosa. For lack of material time, I regret to inform the body that we will have to adjourn this meeting and will just request all parties concerned to just submit their presentations
and position papers relative to the discussion of this meeting. Thank you for your presence. With that, this meeting is adjourned.